Nitong Agosto, isinilalim ang buong Bataan sa Enhanced Community Quarantine kung kaya't namahagi muli ng Grocery Food Pack ang pamahalaang bayan ng Hermosa. Sa pagkakataong itong nagsampa na ng reklamo sa sangguniang bayan ng Hermosa, ang kababaihang bisig ng kaunlaran ng Sumalo o kabisig Sumalo laban sa kanilang kapitan na si Rolando Martinez. Ayon sa affidavit ng samahan ng kababaihan, mga kamag-anak at taga-suporta ni kapitan ang unang nakatanggap ng ayuda. Base pa sa dokumento, maging ang mga kagawad ng barangay kasama umano sa nabigyan ng 1-4,000 pisong financial subsidy mula sa national government. Bagay na inamin naman ni Cap. Ngayon, meron pa ng konti sobra yung pera para siyempre hindi mo na naman pwede ibalik dun sa ano yun, dun sa kwan. Kumbaga, ibinigay na namin dun sa halimbawa kay Tres o dun sa ano, na dapat din naman sila makatanggap dahil kumbaga, dinaanan din naman sila nito pandemic na to. Maring ipinagbabawal sa Emergency Subsidy Program Guidelines ang pagtanggap ng pinansyal na ayuda ng mga elected at appointed government official. Desidido namang kasuhan ng naturang Sumalo Women's Group ng grave misconduct, abuse of authority, graft and corrupt practices, and conduct prejudicial to the best interest of service ang mga barangay official na sangkot sa umano'y maanumalyang ayuda distribution. Samantala, Marso noong nakaraang taon sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, nilapitan umano ng treasurer ng barangay Sumalo sa Hermosa, Bataan, ang mag-asawang negosyante ng bigas na sina John at Raquel, hindi nila tunay na pangalan. Noong pong nakaraang taon po, may nagpunta po sa amin na official ng Sumalo po. Sabi po, kung pwede daw po makita yung resibo namin. Tapos nung pinakita ko po sa kanya, sabi niya, okay, ito, may team number. Sabi niya po ganun. Tapos, maya-maya, dumating na po yung asawa ko. Sabi ko, sila na lang po yung mag-usama. Nagdalawang isip umano ang mag-asawa na bigyan ng resibo si Treasurer. Subalit sinama raw sila nito sa bangko upang ipakitang may pondo talaga ang barangay para ipambili ng ayudang bigas. Hindi ko po sa binigyan ng resibo. Ginawa po mga ilang 2 days po, sinama niya po ako sa bangko para po yung cash yung pera. Na pagkakaalam ko po na sa amin, yung ikakas ko pong pera na yun, ibibili sa amin ng bigas. Dito na nga sila nagbigay ng resibo sa treasurer, subalit ilang araw na ang lumipas. Pagkakuha po ng resibo, hindi na po siya nagpakita sa amin. Mapapalitan na lang po nung asawa ko na sa iba na kumuha bigas. Sa hirap umano ng buhay ngayong pandemya, malaking bagay na raw sana ang higit 220,000 pesos na bigas na kukuhanin kila John at Raquel. Sure deal na itinuring ng mag-asawa ang transaksyon dahil kay John pa mismo ipinangalan at ipinakuha ang pera sa bangko. Suspecha pa ng mag-asawa dahil lehitimo at BIR registered ang kanilang resibo na engganyo raw ang treasurer na sa kanila ipadaan ang transaksyon sa ayudang bigas. Pero ang pera naging bato pa nang hindi na raw magpakita pa si treasurer matapos matangay ang kanilang resibo. Sa amin ka kung mininantulong resibo, sa kami nag-withdraw ng pera mo, asawa kong pinag-withdraw mo, tapos sa iba ka kumuha. Anong klaseng tao ka? Nagtiwala kami sa iyo eh. Nagtiwala kasi kami. Official ka ng barangay. Sino pa yung pagkakatiwalaan namin? Iba dapat ikaw. Sa isang salita ka. Niloko mo kami eh. Manluloko ka. Sa kabila ng insidente, pinilit umanong inintindi na mag-asawa si Treasurer. At umasang muli silang balikan para sa mga susunod na pagbili ng bigas para sa ibang ayuda. Subalit lumipas ang isang taon, hindi na umano nagparamdam ang inirereklamong ingat yaman ng barangay na kinilalang si Deborah Casimiro. Sinubukang kuna ng panig ng CLTV News si Casimiro ngunit hindi na ito sumagot sa aming text at mga tawag. Dumipensa naman si Sumalo Barangay Captain Rolando Martinez at sinabing lehitimo ang lahat ng kanilang transaksyon sa pagbili ng ayuda. Dumaan na po sa COA yon yung 200,000 na sinasabi nila na yon. Yung isang tindahan, dahil wala nga pong resibo yung magde-deliver ng bigas, inako niya yung resibo na siya yung supplier ng bigas. Bukas naman umano ang barangay hall upang ipakita ang mga dokumento kung saan napunta ang budget ng barangay. Alinsunod sa Section 352 ng Local Government Code of 1991, maaari ring mag-demand ang iba pang residente ng barangay upang makita ang kopya ng barangay budget, 20% component ng ERA utilization, annual procurement plan at list of notices of award na may pangalan ng proyekto.
Rainiel Pawid, CLTV News. We'll be right back.